You're a guitar player. And you're one of the best guitar players I've known of. Ngayon, sa isip ko lang. Hindi, pero totoo. Now, ang nakakatawa rito, people may not know, pero isa po siya sa mga original members ng what would be River Maya. Yeah. Share that story with us. Saga. Uh-huh. You were called Saga. Ano yun eh, Pax? Kasi one of the managers, si Direk Chito Ronyo. Yes. And si Chito Ronyo is our family friend. You know, like, he's close to our family. So, ano yun, mga 92 or 90. And then, alam ni Tito Chito na nagigitara ka. Oo. High school pa lang eh. Sinasabi ko na, you know, he sees me plays guitar. Right. Ganyan. That was 92. So, sabi ni Chito sa akin, ni Direk, sabi niya, "Hoy Kenneth, ano, magtatayo kami ng banda." Okay. So, you know, mag-audition ka. Kasi pinag-audition ka pa audition. Talaga. Kasi dalawa sila ni Miss Lisa Nakpil. Yeah, that's right. O, dalawa sila. So, audition sa Faces. Sa Makati, di ba? Yeah. So, yun. Punta ako dun. Kasama ko yung may kaklase kong kasama nun, si Rome Figueroa. Si Rome. Si nakasama ko rin dito si Rome. Yeah. Oh, si Rome. Nagda-drums. Oo, nagda-drums yun. Shout out to you, Rome, wherever you are. Kamusta, man? Tapos, yung kasama ko si Rome sa Faces, audition, yeah. Tanghali, Pax, mga 1 p.m. Pagdating namin doon, ang daming banda, bro. Daming banda. Gusto mag-audition, di ba? So, yun ah. So, audition ako noon, gitara. Kasama ko yung may band din, si Rome. Tapos may kasama kaming isang bass player, I forgot. Hindi pa si Nathan. Si Nathan nandun. Kasama niya sila, Neil, yung kapatid niya. Okay. Alala ko parang yabang na yabang ako kay Nathan. Ang bait pala. Oo, mabait. Kasi parang si Nathan nun, sira yung distortion niya. So sabi niya, sumigaw siya, parang sino dyan may distortion? So ako naman, di ba? Parang, meron ako. Ito, gamitin mo. Right. Ginamit ni Nathan. On bass on guitars? Guitar. Nagigitar okay, siya noon. Okay. Tapos, medyo, ewan ko, may problema ata sa wire or something. Right. Sabi ni Nathan, ayoko nito. Rectong distortion na to eh. Inandun ako. Di ba parang, pinahiram na nga ako. Hindi pa kami magkakilala noon ni Nathan. Okay. Hindi pa. So, yun, audition. After noon, Pax, tinawagan ako. Tinawagan ako, si Lisa pa ata tumawag nun eh. May callback, may audition ulit. So talagang na kayo, nasa sala na kayo. Ako saka si Nathan. Ang pinabalik. So kaming dalawa ni Nathan. So time out, si Nathan nag-audition for as bass player or as guitar player? Bass player na rin. Okay. Bass player. So pinabalik kaming dalawa ni Nathan. Pati yung kasama ko si Rome. Si Rome Figueroa. Yeah. Ang gusto ko talagang ipasok noon, si Alex Fidel. Oh. Kasi nga, hi Alex, if you're... Shout out to you, Alex. Kasi nga si Alex was, he was my bandmate. We were together when, we started 1987. So, yung gusto ko talagang ipasok, si Alex. Kaya lang at that time, si Alex, he couldn't, he couldn't make up his mind kasi parang nag-engineering siya noon eh. Sa school. Sa school, yeah. Engineering, tapos, alam mo mag-music. So anyway, dude, yun. So tinawagan kami, yung dalawa ni Nathan, di okay na. Okay na kami dalawa. Guitar, bass. Tapos nagpa-audition ulit. Teka, si Rome pasok, hindi? Pasok na si Rome. Siya yung drummer. Okay. So katatlo na kami. Tapos we need a keyboard player and a singer. Right. So nagpa-audition sa Concert Tech. Eh kung alam niyo yung si I saw one yung si Rico, he told the story of 214. Yeah. Totoo 'yun. Totoo lahat ng sinabi niya noon. I mean, yung story ng 214, totoo 'yun, man. Dumating siya noon sa Concert Tech, umuulan eh, lakas ng ulan. Tapos dumating siya, nakaupo lang siya. Tahimik lang si Rico, man. Alala ko talaga. Tapos puro tagyawat si Rico. Nakaganon lang siya, tahimik. Tapos pangiti-ngiti lang. So, kami nila Nathan, tumutugtog kami. Ganyan. Makikijam.
yung nagki-keyboard, nag-break. Nag-break siya, parang, oh, labas muna ako. Kasi we were playing mga Metallica, ganyan-ganyan. Yung nagki-keyboard, hindi pa yun yung keyboard hindi, player. Hindi pa. Parang, nagki-keyboard ano, lang. Oh, keyboard siya. Pero ang galing, Pax. Nag-recital, man. Galing. Tapos kumakanta. Okay. So, nung nag-break siya, umasok si, ano, umupo si Rico doon sa keyboards. So, ang galing. Tumutugtog kami ni Nathan. Alala ko yung Seek and Destroy. Right. Diba, searching! Seek and... Tapos, yun sa chorus, searching, seek and destroy. Nilalagyan ni, ano, ni Rico. Akala ko dati Chicken Joy yung... Oh, diba? Oo. Oh. So, tapos? Nilalagyan ni Rico. Diba, searching, seek and destroy. Tanan-tanan-tanan-tanan. Nilalagyan niya. Tapos, lahat ng tugtugin namin. So, hindi pa kayo magkakilala? Hindi pa. Mandun lang siya, audition. Tapos, lahat ng tugtugin namin, alam niya. Yung mga Plush, right. Mga Two Princess, right. Yung mga uso nun, yeah, kasi ba? Yeah. So alam lahat ni Rico. So nag-usap kami ni Nathan, parang sabi ko, oh, you know, si Nate's parang, okay yung nag, ano, no? Yung nag-keyboard. Ano, ito, nung time na to, close na kayo ni Nathan? Oh, kasi medyo, kasi nga, kaming dalawa yung unang nakuha eh. Right. Parang, so, si Rico, pinag-usapan na namin, sabi namin, tapos sinabi namin kay Lisa, si Miss Lisa Nakpil, sabi namin, Lisa, okay yung nagki-keyboards kanina, yung payat, uh-huh. Puro ano, puro tag-gawa. May freckles. Oh, tapos, tapos sabi may pekas ni, na eh, freckles. Oh, freckles. Tapos sabi ni Lisa, yeah, don't worry, I got his number. Okay. So, okay. So, okay na. Si Rico na yung, gusto namin sana si Rico. So, call back dun sa ano na, Atrium. So ano? So Weekends Live? Weekends Live. Oh. Pero ano lang yun, doon kami mag-rehearse nila. Rico. Okay. Pero hindi, well, hindi tugtog to. Hindi pa. Okay. So binubuo na yung banda. So ako, si Nathan, si Rico. Si Rome. Tapos si Lisa, meron siyang kakilala. Singer, si Jesse. Jesse Gonzalez. Yeah, he was okay, Pax. Kaya lang, ang problema kay Jesse, he has a nice voice, you know. Pero hindi siya bagay sa banda. Eh, he was guapo, oh, ha? Oh, you know, oh. We need a, you know, guapo front. Yeah. Of course. So, yeah, he was okay. The only thing is, like, he couldn't memorize the lyrics, bro. And at that time, kasi si Lisa, si Lachito, we were going to play at Faces na, like, 40. So, mabilisan, madalian. Oo. Okay. Like, 2 sets, but 45 minutes right, each. Right, right. Okay si Jesse, we did the play with him, like a couple of gigs. Pero talagang hindi eh, bakit? We know, alam mo yun, di ba, parang it's not... May vibe eh. Oo. Hindi ibig sabihin hindi siya magaling, hindi lang siya para doon. Oo, parang hindi siya... Right. I mean, magaling talaga siya, he has a nice voice, but the only thing is he couldn't, like, you know, memorize the lyrics. Yeah. And so okay, so sabi namin, so we need to look for another singer. Right. Ganyan. So, at that time, we were rehearsing sa Sukat. There's a studio there na ano, doon kami nagre-rehearse. Ano wala pang original, kasama na si Rico dito. O, kasama na. Wala, may mga original songs na in the works. Wala pa. Puro cover lang cover lahat. Pa, okay. Oo. Okay. At that time, nandun kami kila ano, kila Vanessa. Yeah. Vanessa Garcia, doon mm-hmm. sa studio niya sa Tahanan. So, kaya na G3? Oo. Studio ni G3. Doon namin nakilala si G3. Ah, okay. Doon. Anyway, so... Sessions. Sessions, yeah. No. I think Sessions was in Makati. Right. Hindi ba Sessions din yung pangalan? Wala eh. Parang, I forgot. Baka, yeah. Tapos nilipat nila sa Cinema Square, di ba? Makati, oo. Oh. Anyway, so, nandun na. Tapos, hanap kami ng singer. Wala kami makuha. Tapos lumipat kami ng studio do sa Sukat pa rin. I think, ano ata yun eh, kay... Kay Perf. Oo, kay uh-huh. Perfecto. So, dun sa studio niya, doon kami nag-ano. Doon kami nagre-rehearse. Tapos naalala ko, dumating si Nathan. Kasama niya si Bamboo. Okay. Alala ko yun. Si Bamboo may hawak na football. So, hapa na buhok ni Bamboo, may hawak siyang football. Teka, linawin natin kung anong klaseng hugis ng football. Kasi sa Pilipinas... Yung soccer. Okay. Soccer ball. Yeah, okay, yeah. Kasi sa Amerika, di ba? Wala tayong 49ers. So yun, so dumating si Bamboo. Ano, may dala siyang soccer ball, ganyan. Tapos haba ng buhok niya. Kasama lang siya ni Nathan, bro. Kasama lang siya. Tapos kumanta siya, biglang siya kumanta, a cappella. Kinanta niya yung
She's out of my life. Michael Jackson. She's out of... Ang galing, man. Audition yun. Oh, hindi siya mag-audition. Parang kasama lang siya ni Nathan eh. Putang galing, kumanta. Kasi pero nung kumanta siya, wala nagsabing, kanta ka naman, wala. Wala, wala. Bigla siyang kumanta. She's out of my life. Kumbaga nag-burp lang. Oh. Dumigay. Oo, oh, dumigay. Pero ang ganda nung digay niya, man. So, ang ano, parang tingin na kami nila Lisa. Parang, dude. Yeah. At may dating. Oo. Oh. You know, bamboo, di ba? Uh-huh. You know, this is it. So, you know, right? Kumbaga parang, alam mo eh, alam mo oh, na. Yun na yun. Tapos pinajam namin si Bamboo, pinajam namin siya. Tapos, ang at that time na bro, ang nagda-drums na noon si ano? Si Mark. Si Mark. Bakit nawala si Rome? Si Rome, ano ba? Nagbuo ng banda, he went in Rome. Corny. Yeah. Ano ba nangyari kay Rome? Hindi rin ata makakommit si Rome dun sa schedule. Kasi, grabe yung schedule namin noon eh, yung right. Rehearsal. Oh, grabe. You have to be full-time eh. Oo, no? Grabe talaga. Pax. I mean, you know, inaabot kami ng 2 a.m. Tapos right. may class ako ng 8 a.m. the next day. So parang, so hindi kaya, hindi ata makakommit si Rome. So, you know, since si Nathan saka si Mark, magkabanda ata sila. At saka magkabaano sila sa Subel, sa Subel, oo. Yeah. So, sinama ni Nathan si Mark. Yeah. Kamusta naman yung nakilala mo si Mark? Okay naman. Tahimik lang si Mark noon eh. Tahimik. Pero magaling na siya pumalo noon. Oo, masarap. You know? Yun na masarap kay Mark. Masarap siya masarap, pumalo. Masarap. Tsaka, yeah. Kasi bata kami. Dude, okay. I was 19 ata or 18. Tapos si Rico, I don't know, Rico was 20 or 19. Basta uh-huh. Si Rico yung, you know, pinaka ano sa amin eh. Pinaka matanda. Sorry, dude. Sorry. So, yeah. So, yun. Apat na kami, tapos jumam si Bamboo. Jumam siya, man. Pag jam niya, I mean, galing. Ang galing, dude. Ang, ano, parang, yeah. So, kami nila Nathan, eto na yon. So, nung sila, eto na yon, eto na yung banda, pero wala pang direction yung banda. Hindi. Meron na. Kasi meron sila, na. Sila, si Direk Chito, saka si Lisa, Miss Lisa. Ano na nga, they were planning to, ano na nga, yung to have us record our own songs, right. Ganyan. Tapos, so syempre, parang ano namin, parang, tawag mo lang, parang break-in namin. So faces kami, tugtog kaming faces. 2 sets of 45. Na, ang tanong ko is, yung dynamics nyo, in dynamics as a band, alam nyo na kagad kung sino magiging alpha male sa inyong lahat dun sa limang yun, hindi? Wala. Kasi we were just having fun eh. Mga bata right. Eh, bro. Wala nang sasabi na, oh, ito ang kanta, ito ang mangyayari. Wala. Wow. Wala kasi puro cover pa lang at that yes, time. Yes, yes, cover. So, mga kinu-cover namin, mga, you know, mga Break It Down, again, mga ganun. Masa, cover band. Tapos, nakakatuwa kasi, Pax, kasi yung slowly, yung faces, napupuno na namin. Dude, kasi ano kami, Biff, maaga kami, mga 9 ata kami. Right. 9 or 7:30, I think. Tapos, you know, before the... Sa kasi, faces, pasong tamo, di ba? Oo, sa... Yung faces na yun, ano na eh, sa may Makati Ave na. Makati Ave pala, oo. Kasi after us, it was, you know, Boyet Almasan naman, si yes. Boyet. Hi, Boyet. He's my neighbor in Las Piñas, no? Bro. Anyway, so... Yun, so, yun na, okay na, dude. Tumutugtog na kami, ganyan. Sa faces, okay na yung ano namin. Yung repertoire. Tapos, I think na we were beginning to have, ano, following. You know, yes. may mga bumabati na sa amin sa parking lot. You know, you know, parang... Noong mga time na to, si Tita Baby, yung mami mo, did she support? Did she yeah, watch? Yeah, oh, okay, dude, okay, I was really thankful. I mean, you know, I had a mom who supported me all the way, bro. Yeah, she would watch the gig in faces, ganyan. Galing, no? Oh, brad, you know, like, yeah, she would watch my gig. And then, yun na yung time na ano, Pax, na we were getting, you know, we were getting recognized. Paid. Oh, you get that paid. We were getting paid oh, sa faces. Nakala ko nun parang 1,000. A night? 1,500? Malaki parang, yun. Ano, no, oh, hanggang time, ngayon, maniwala kayo. Malaki po. Hanggang ngayon, may gig ka na pa rin ng bayad sa mga meron, bata. No? Meron. Pero, at that time, malaki yun. Malaki yun, yeah. I was 93 eh.